Laglag na ang Golden State sa playoffs nang tinalo sila ng Sacramento Kings. Hindi man lang sila pinaporma doon. Maraming nag-troll sa Warriors at lalo na dito kay Klay Thompson dahil nagtayo siya ng hardware at mga bricks yung binibenta. 0 out of 10 sa field at 0 out of 6 sa 3-point area. Walang puntos na naitala si Klay Thompson. Ito ang unang beses ulit ni Klay Thompson na na-zero siya since kanyang rookie season. Officially, free agent na si Klay at aantayin na lang yung free agency mismo para sa contract discussion. So hindi alam kung lilipat siya or hindi. Yung iba sa mga report gustong i-test niya yung free agency. Gusto naman ni Coach Steve Kerr bumalik si Klay Thompson next season. So gusto nilang ibalik si Klay pero bakit nung nag-open ulit ang extension date para sa mga contract hindi siya binigyan nun tulad din na Holiday at Grayson Allen. So may intention si Klay na tumuloy sa free agency market dahil maraming teams pa rin ngayon ang may interest sa kanya. Sa post-game interview naman sinabi ni Steph na hindi niya ma-imagine na hindi niya kasama si Klay at si Draymond. Parang katulad lang din dati to ng Big 3 ng San Antonio. Iniiba nila yung role ng kanilang Big 3 at yung contract nagpababa doon yung ibang players katulad ni Tim Duncan para makakuha ng player na magtutuloy sa kanila. Si Chris Paul naman after 14 years, ito ang unang beses ulit na nakaminti siya ng playoffs since 2010. Magiging 39 years old na si CP3 na base sa interview niya, babalik pa rin siya sa ika-20 season niya pero kakausapin niya muna ang pamilya niya. So for retirement na talaga si CP3 at mukhang hindi niya makukuha yung championship bago siya mag-retire. Meron na rin kasing until June 28 or 29 ng Golden State para i-guaranteed ang contract ni Chris Paul. Pwede siyang bitawan or kaya i-trade. Maalin doon ang mauna na gagawin ng team. Based din sa Sportrack, kahit hindi pa nag-uumpisa yung free agency, ang Golden State pa rin ang isa sa may most expensive payroll. Lalagpas agad sila sa tax threshold. Malilimitahan ulit ang Golden State para sa kanilang mga signee. Dahil yon sa contract ni Chris Paul na kapag guaranteed ng Golden State, mawawala pa rin ang rights nilang makapag-sign ng isang mid-level exception player. Hindi pa kasama doon kung isa-sign ulit ng Golden State si Klay Thompson. Ang pinagkaiba kasi ng Suns kontra Golden State na merong pinakamalaking payroll next season, yung dalawang kasama ni KD mga batang players pa. Si Booker 27 pa lang, si Bill 30 going 31, si Nurkic 29 going 30. Samantalang sa Golden State yung isa sa biggest trade na ginawa nila noong nakaraang taon, si Chris Paul 39 years old na, si Klay Thompson at si Draymond 34, yun kasi ang mayroong may malalaking kontrata at pataas pa ang ibinibigay. Si Andrew Wiggins naman hindi maganda yung naging season at hindi rin siya nababahala kung i-trade man siya or hindi ng Golden State sa offseason. Pero yung isang player na kasabay ni Klay na magkakaroon ng negotiation sa kontrata ay si Jonathan Kuminga. Ang projected na kontrata na posible makuha ni Kuminga, $30 million per year. Mas lalaki pa yon kung dadaan siya ng free agency next season. So hindi lang si Klay ang magiging focus ng Golden State pagdating ng offseason kasama doon si Kuminga. Ang isang player pa na kasama doon na posibleng makakuha ng contract extension sa offseason si Moses Moody. Bibihira na rin kasi nagbibigay ng malalaking contract extension sa isang player na hindi naman nasa all-star level. Merong hindi nabigyan dati at nag-caution ng malaking problema sa kanilang karir. Yung Warriors ang nagiging problema pa nila yung payroll.